So ayan. So ibig sabihin, may pag-asa pa yung board. Katulad nito. Ayan, oh. So dahil pinutok ito, so gumamit siya tatlo. Actually, tatlong protection nga ang ginamit niya, eh, oh. So pinutok niya tong isa. Good day mga ka-technician. So dito ulit tayo ngayon at may ipapakita lang ako sa inyong isang ginagawa ni Patrick. May manok, patayin mo muna. May manok. Manok. Ayan. So ang ingay ng manok na to, ah. Ayan. May aso pa. Ano ba 'yan? Mamaya may pusa naman. Mamaya may pusa naman. Ayan. So ituloy na natin. So yung ginagawa ni Patrick na binuksan niya, medyo natakot siyang gawin. May ghost. May ghost daw. So ayan, pakita natin yung sikreto ng ginagawa ni Patrick. Sikreto, eh. Ayan, anong problema, Boss Patrick? Walang power, boss, eh. Ayan, sir, pakita mo. Ito, sir. Pakita mo yung boss at i-check ko dito. Si Boss dati hindi nagpaparamdam, ah. Dami yata ang racket. Okay, so ito yung board ng, ang brand ng unit natin is Mitsubishi Electric. Mitsubishi Electric na? Okay, so itong board na to is Mitsubishi Electric. So yung nakaraan na pinakita natin, yung pinalta ng compressor, Mitsubishi Heavy Industry. So, magkaiba siya. Yun. So pakita ko lang kasi sinilip na namin ito kanina. Medyo parang matatakot ka. Matatakot ka sa nangyari. Sabit. Ayan. Ewan ko kung mapupokus natin. Yung parts, oh. Sabog. Ayan. So, sabog yung parts na yon. Sabog si fuse. Eto. And dito sa side na ito, sabog din. Ayan, oh. Ayan. Tanggal na, oh. Yan, oh, biak. Kita. Yan, oh, pumutok siya hanggang dito. Yun. Okay. So, sa ganito, maaaring pag nakita ng ating technician and hindi kabisado or hindi alam yung mga ganitong spare parts, medyo, alam mo na, maaaring i-replace na nila yung board. So, yun na lang yung solusyon. Para wala nang problema, palitan na lang ng board. Yun. Pero syempre ituturo natin para kung saan pwedeng makatipid si customer. Makatipid si customer, kikita si technician, hindi gagastos na malaki si customer. Yan, oh. So sabog. So aalamin lang natin ano ba ang trabaho ng pumutok na spare parts. Ito and yung parts na yon. Ano ba ang trabaho niya? And bakit pumutok si fuse? Okay. So idudrawing natin para madaling maunawaan. Pinakita ko na pala ito doon nung nakaraang video sa Samsung. Meron Samsung akong inilabas. Naubos na naman yung aking pentel dito, ah. Nandiyan yung pentel pen na blue. Ah, dito, boss. Akin na. Saglit, ah. Ayan. So, ang trabaho nung pumutok na yon, ang tawag doon sa spare parts na yon, yung sinasabi natin baristor. Okay, so alam niyo na yung baristor. Ang sign ng baristor, ayan, parang dalawang diode na nagsalubong.
So ayan yung barristor. Yan yung sign. Yan yung putok na nasa loob. So ano bang trabaho ng barristor? Okay. Kung ito yung fuse. So fuse to ah. Connected siya dyan. Ito yung AC. Ito yung sabihin na nating N. Ito yung L. And yung S or communication. So ayan, duman ang fuse. So pwedeng dyan nakalagay. Paglagpas ng fuse, pwedeng sa ibang parts, basta dadaan yung AC. So ayan, pinakamadali. Okay. So kapag pumasok si 220, okay pa siya. Hindi siya puputok. Kung lumagpas ka sa 240, I think kaya pa siya. Kasi 240 ang maximum eh. Pero kung lumampas ka sa 240, sabihin na natin 260, puputok na ito. Okay? So, ang trabaho ng barristor is protection sa overvoltage na pumapasok. Okay? Dahil 220 yung ating unit, yung ating aircon, so, maximum of 240 kadalasan yan. Pag lumampas sa 240, nag-260 ang voltage na pumasok, so, puputokin niya ito, ipuputok niya yung fuse. Kasi ito yung protection para hindi lumampas yung 260 volts dito. Okay? So, idadrop na kaagad ni barristor. So, nagkaroon ng fluctuation si kuryente, nag-over voltage, pinutok niya to, pinutok niya si fuse. Okay? So, ang trabaho niya, pagputok niya, dahil dalawang parang kung titingnan niyo yung sign is dalawang diode na magkaharap, so, nagsushort siya. Dinadrop na niya. So, hindi na siya makakarating doon sa pinsmong main parts ng ating unit na katulad nito. Yan. So, madali na. Inuuraan na natin. Okay? So, ayan. So, ibig sabihin, may pag-asa pa yung board. Katulad nito. Ayan, oh. So, dahil pinutok ito, so gumamit siya tatlo. Actually, tatlong protection nga ang ginamit niya. Yun. So, pinutok niya itong isa. Yan o. Puro putuli na natin. Yan. Oh, biak. Ito yung isa. Yan. Okay, so standard to ha sa lahat ng pagkakadesign ng board. Nilalagyan nila ng protection or barristor kung tawagin namin ito ha. And yung pumutok na fuse. Ito siya. Yan. Okay. So syempre pag nakita mong ganyan, putok-putok na. Nakita mong pumutok or nakita mo yon, parang kung hindi mo alam ang gamit ng barristor, medyo kakabahan ka. Maaaring ipapaindex mo, replacement na lang talaga siya. Okay, so pwede pa naman kung ganyan ang naging siste. So malaman natin niya kung aandar ngayon. Okay, so kakabitan lang muna natin siya ng barristor. Butak-butak ang piyesa ko eh. May fuse pa. Yun. Meron pa. So, kakabit ko na yung fuse. Ang ino alaga mo. Kain ko tingi. Gutom na yata boss eh. Hindi. Ayaw na nga kumain. Sobrang busog. Yan, so tatanggalin ko lang itong pinutol ko. Patigilin mo nga muna yung si Ruru. Ito yung isang, kaya na makikita niyo yung sign pala. Oh.
Papakita ko muna yung pinaka-sign niya. Yung mapo-focus niyo ayan oh. Yun. Parang diode na magkasalubong 'yan ha, or parang Zey. So, common na 'yan. 'Yan. Sa lahat ng design mayroon 'yan, kahit sa ibang board makikita niyo 'yan. 'Yan, protection niya ng overvoltage. Yun. So meron pala akong nailabas nito, yung kay Samsung na indoor board. Ito outdoor naman ang tinamaan. Diyan yung isa. Ito. Yan. So ang ginawa niya, meron siya doon sa primary, and pagtawid niya na papasok dito sa secondary, nagkabit pa rin siya ng isang barristor pa. Galing, no? Nilagyan niya ng protection. Yun. So, alam naman natin, ang isang mabilis o kadalas ang kinakasira ng isang aircon, yung voltage fluctuation, lalo na yung board natin, yung over voltage. So, kung bumaba ang supply natin, maaaring pwede pa siya hanggang 170 volts. Kaya pang i-drive ang unit natin. 170. Pero kapag ka sumobra, yan ang mangyayari. Okay. So, ito may mga barristor pa ko rito. Yan o. So, hindi nyo naman kailangan ng bumili ng mga ganito. Kung meron kayo mga lumang board, makikita nyo yan. Tulad nito, tayo subukan ko. Yan o. Katulad nito, yan. Meron yan lahat na nakakabit. So, pwede nyo siyang gamitin. Tanggalin nyo lang. Basta yung dinaanan ng, yan, katulad nito. Dumaan siya yung 220. Ito yung line ng 220 volts natin, yung L at saka N. So, meron siyang nilalagay na ganito. So, ibig sabihin niya, yun yung protection niya. Voltage protection. Okay? Yun. So, ito galing din ito sa mga ganyang board. Okay. So, ikakabit ko siya dito. Actually, pwede nyo nga siyang tanggalin eh. Kaya lang, wala na kayong protection. Gagana siya. Medyo malaki itong aking yan. Okay. Sa camera man. Seryoso boss eh. Seryoso ah. Wala nang takot ah. Yan. Oh, di ba? Soldering iron lang ang puhunan. Ito isa. Bati gumana yan boss. Iba kulay. Yan. So magkaiba siya ng kulay pero isang gamit. Magkaiba lang. Sabi nga, magkakaiba man ang kulay, pero isa rin lang ang papetunguhan. Kahit makipagtalo ka na makipagtalo, isa rin lang ang gusto. Ayan, okay. Yun. Okay, so nakakabit na si fuse. Ikinabit ko na ito. Ayan, okay na. So, itry nyo na lang, i-check
dito sa primary. Sa primary kasi makikita nyo na yan. Dito pa lang. Kung pinabit nyo na si fuse, i-check nyo dito. Yung katulad nyan, atong natin. Okay. Kung chinek nyo dito at wala na kayong nakuhang short, okay na yan. So, pwede nyo nang i-kabit. Yan. Pero kung pumalo siya, ibig sabihin, huwag nyo muna isasaksak, may shorted pa siya. Ha? Okay. So, may shorted pa yung dadaanan natin. Ito. So, dapat yung dadaanan natin, malinis na malinis. Malinis na malinis. Walang sabit. Diba? Dapat nasa tuwid na daan. Tuwid na daan. Sorry. Yan. Diretso ha, diretso. Yan. Diretso. Walang sabit. Eh, walang sabit yan, ha? Walang short. Ibig sabihin, walang shorted. Ayan. Okay. So, dahil wala na tayong shorted na nakita, pwede na siguro itong ikabit ni Patrick. Ikaw na magkabit doon para kung pumutok man. Ako lang, boss. Ikaw lang. Layo na ako, ha? Ipit. Sumabit. Eh, pagtsagaan nyo na ha. Kumaba-haba na naman yung video. Pagpapalit ka lang ng barrister, haba pa ng video mo. Hey, yun. Buti na yung nakikita nyo ha. Lahat. At least, walang halong pangdaraya. Yan. Okay. So, i-double check ulit natin. Siyempre, yun, ituro ko na naman ito sa inyo. Siyempre, yung diode, kung may shorted, dito, ayan, wala naman yan. Okay? So, yung positive and negative, ito yan. Pag reverse, dapat wala. Okay, so good tayo. Ito yan, yung dinaanan na yan, oh. Yun, dumaan ng kapasitor yan. Kapasitor. Diode, kapasitor, papunta ng IPM. Okay, so sa pag-check ng IPM, pwedeng direct to the point na rin yan. Kunin mo yung negative, ito yun, oh. May negative and positive. So dito ka sa negative, kunin mo yung out, 1, 2, 3, i-reverse natin. O yan, wala. Okay, so ibig sabihin, maaring good si IPM. Yun, so ikabit mo na. Okay na ha. Okay na, maliwanag na yung barrister. I-try lang natin kung aandar si Patrick na dito. Oh, kabiti. Kabiti. Kabiti, kabiti. Kaya, kaya mo na. May kasama ka pang pusa sa tabi mo. Si Mimi. Okay, ikat ka ng konti doon. Ay, Mining. Lumabas ka ron. Ay, si Ambo. Si Catherine yan. Si Catherine. Boss, si Catherine yun. Ah, wala ko si Amber. Si Amber. Catherine yun. Catherine. Yun, habang nagdagawa si Patrick dito, pasilip ko rin tong isa, oh. Si Patrick gumagawa na ito, eh. Ah, Mitsubishi din ito, ano? Oh, boss. Ayan, Mitsubishi din ito. Actually, na nakita niya doon sa lobby, ano, putok na kapasitor. So, pinalitan niya. Wala siyang makuha kanina na ganitong klase na maliit. So, gumamit siya nung isa na ganito. Kaya lang, tawag din ni mataas. Sumasabit sa takip. Kaya, nilagyan niya ng wire. Tinagilid niya. Yun. So, wala siyang makuha ng ganitong kababa. Yung pandak ba? Aray ko. Pandak. Ayan. So, itatry niya na lang ulit ito. Bukas na siguro, gabi na eh. Ayan. So, si Patrick ang gumagawa nito. Ayan. So, try na lang natin kung aandar. So, balikan natin siya dito. Ayan, so ito yung ano ha, barrister. Barrister tawag dito ha.
So makikita nyo lang yung isang maliit, yung isang malaki, pero parehas lang siya. Parehas din ang value yan na ginagamit. And syempre fuse. Ayan. So kapag nakita nyo yung ganyan na pumutok, so mapamilyar na lang kayo, huwag kayong kakabahan. Kakabahan eh, no? So huwag kayong mag-iisip agad na i-replace dahil protection pa lang yung pumutok. Ayan. So magagawang pa siguro ng paraan. Sana kung aandar, ha? Hindi ko pa alam kung aandar. Ginagawa pa ni Boss Patrick. Ayan. So, and meron pala tayo, ano, shoutout dun sa mga electronic technician group. And, ayan, papakita ko yung mga sa shoutout natin. Lalabas siya. I'm Mandy Imperial sa Panta. Please subscribe. I'm Arstek and click here to subscribe. Hello guys, my name is Guido Bella Jr. Please click here to subscribe. Hello everyone, I'm Sansko Electronic. Click here! This is Altecita. Please click here to subscribe. Hello, my name is Altecita. Hello everyone, I'm your ERC fan. Please subscribe. Guys, I'm iPix Electronics Vlog. Let's click here to subscribe. I'm Randy Dilinila. Please subscribe. Hi everyone, I'm Narch TV. Click here to subscribe. This is Cocktail Electronics. Click here to subscribe. This is Mga Jimmy Tech Lover. Please subscribe. Sa inyo mga kalibot, I'm Jimmy Tech PH. Please click here to subscribe. Thank you. Hello, this is Joey Tech PH. Please subscribe to my channel. Thank you. I'm Emo Tumang Last from KPN Electronics Service Center. Please subscribe. Osimo Jatus Technique and please click here to subscribe. Okay. Tapos, thank you dun kay, ayan. Ano bang pangalan na kitap matandaan? Mojajus Techniques. Ayan, okay. Shoutout kay Mojajus Techniques. Siya yung gumawa nung video na yan na pinakita natin. Okay? Ayan. So, papaandar na lang ni Patrick yun. So, support na lang po yung ating mga tawag dito, yung mga Filipino vlogger na technical. Technical Filipino vlogger, lalo na sa electronics. So, kahit papaano, malaking na itutulong po sa atin na malaking bagay para doon sa mas nakararami. Ayan. So, syempre, ang support natin sa Pilipino na lang. So, pansinin nyo yung mga vlogger ng ibang lahi. Simula nung naglabasa ng mga Pilipino vlogger, makikita nyo, kukunti na sila sa YouTube ngayon. So, sana mag number one ang mga Pilipino na nagtuturo sa technical. So, dumami na ho tayo, nanganak na ng nanganak. Dumami na kami. Ayan. So, kahit pa paano nakakatulong, sabi nila. So, sila man nagsabi nun eh, no? Ayun. So, support na lang po natin yan, yung mga technical vlogger na yan, sila. So, isama nyo na ako. Sorry, yun. Ayun. Okay, so, itutuloy lang natin yung ginagawa ni Patrick ulit. Antayin lang natin umandar. Pero nag-power na, ano? Ah, meron na po sa akin na. Nailaw na. Meron na. Hindi na nakatakot po. Hindi na pumutok. Hindi na, boss. Okay. Silipin natin. Sandali. Ayun, so may power na siya. And pakita lang natin kung may supply. Baka mga paamandar eh. Ayan o, 318 volts na pumasok sa kapasitor. So, ibig sabihin, dire-diretso na yung supply. So, puputok naman ang fuse niya kung may shorted pa. Ayan. So, importante na tama ang value na ikakabit nyo sa fuse, ha. So, kung 3.5, 3.5 din. Huwag naman gawing 4 ampere o 5 ampere. So, baka hindi niya putokin. Mandamay pa ng sira o mga nakpa. So, antayin lang natin kumandar. Nag-power na naman siya.
Sana umandar. Medyo bago-bago pa rin tong unit na to, no? Ubus. Sariwa pa. Sariwa pa, oh. Pwede pang gawin, ano, paksu. Sariwa. Ayan. So, maganda pagkakadesign niya dahil meron na siya doon. Meron pa pala yung protection fuse dito sa baba. Ayan, no? Ayan, no? So, sagana siya sa fuse. Ito pa, oh. Fuse din pala yun. Sige, hintayin ko lang mandar. Ayan, mandar na. Okay na. Bilis na. Tatayo pa lang ako, mandar na. Nakabukas ang ano nito? Oh, boss. Walang... Ah, okay. Yan, mandar na. Okay. Okay na. Ayos na yan. So, kahit siguro hindi nalagyan ng tubo, pwede na siyang i-assemble. Kasi ang problema naman niya is board. Umandar naman si compressor. So, pwede mo na i-liquid. Sige, boss. Yung unit. Okay. So, isara mo na. May kasamahan pa yata ito? Sa kanila ba yun? Tapos, puro indoor lang, puro indoor. Ang dami. So nga, mga nila yata din yan. Sige, isa. Kaya naman na assemble na. Okay na. Dito tayo sa lamesa ulit. Ayan, so okay na yung ating ginawa na unit. And ayan, yung baristor ang naging problema. And yung fuse, okay na. Ayos na. So, ganun lang kasimple natin ginawa. Mahaba pa yung pinagdadakdak ko dito kaysa doon sa pinaggawa natin. Pero, at least, kahit pa paano is na-share natin na ang problema, ganito lang. So, sa overvoltage, ang titingnan nyo kung nag-overvoltage or fluctuation, yung baristor protection and yung fuse. So, kung nasira yon at pinutok siya, so, maaaring hindi madadama yung ibang spare parts. So, yun ang gamit ng baristor. Okay. Ayos.